Yes, good morning po mga kabukid. Ito na yung update ng aking DIY greenhouse. So, sa vlog na ito ay magdadagdag ako ng tubig na may nut salt. So, tara, pasukin natin. So, hanggang ngayon wala pang lock tong pinto ng aking greenhouse. So, meron akong footbath at naglagay na rin ako ng chinilas dito para sa loob ng aking greenhouse. So ito na yung update ko. So bago yan, mag disinfect muna. So, kahit na ako lang pumapasok dito sa greenhouse ko, nag-iingat pa rin ako sa ano, kasi hindi natin alam kung saan tayo humahawak. So ito na po yung update. Ito yung first batch. Ito yung second batch. Ayan. So ito na po yung ano, yung update nung ano, nung na-transplant ko ng 6 days after sowing. So ito na po sila lahat. Ayan. Okay naman. At greenhouse ko ay walang ano, yung growing area ay walang net sheet. Yung seedling area lang ang meron. So 6 days after transplant, ito na sila. So halos magkasing laki lang din nung ano, hindi pa na-transplant. So at nag-try na rin ako ng ano, ng horticulture foam. Ganito yung ginawa ko. Nilagyan ko ng ganito para hindi nilulumot yung loob ng ano, loob ng downspout, yung may butas. Ito yung ugat nila. Sinubukan ko tong horticulture foam dito sa isang linya na to, 50 heads to. So itong horticulture foam at saka kokopit ay magkasabay lang yan na aso nung ano, ano na to sila ngayon, 13 days after sowing. So ang target pa rin yan ay mag-harvest tayo ng 40 to 35 days after sowing, harvest na. So ito yung first batch natin. Ito yung Italian crystal. Ayan. Mga nauna to dito. Tapos yung Lolyubiundad. Dulo. So kung napapansin nyo, hindi pantay-pantay yung laki kasi hindi sila sabay na na-transplant. Ito na huli to. Magkasabay lang tong naso pero huli silang na-transplant. So ngayon ay magdadagdag ako ng tubig dito sa reservoir. Magdadagdag ako ng 200 liters. So meron akong 200 liters dito na tubig sa drum. Imimix ko na yung nut salt dito. Tapos lalagay na yun doon sa ano. So update tayo dito sa ano. Ito yung kasabay nung ano, nung na-transplant na doon. 13 days after sowing na to ngayon. So ito ang kagandahan ng ano, nung direct sa sunlight yung seedling, so hindi talaga nagliligi. Yun oh. Ito po yung dabi. Ah, dabi. At meron akong naso dito para dito sa dun sa row na yan, yung tatlo. Ito ay Estrosa. Yan, kay Estrosa. So gamit ko pa rin ay master blend na tomato formula. So tomato formula pero salitos ko ginagamit. So pwede naman. At hindi po ako gumagamit ng ano, ng pH meter at saka TDS meter. Kasi yung ano naman dito ang PPM ng tap water ng water district dito sa amin ay nasa 70 to 90 PPM. Yung wala pang halong nut salt. Natin yung mga dahon. Saka yung mga ano. Kasi ka nung ano, nung nakaraan meron akong nakitang ano dito. Yung leaf miner. Pero tinanggal ko na yung dahon. Yeah, so
dito meron mahalo. Ito yung Italian crystal. Mas mabilis silang lumaki kaysa ano, Lulubunda. Ito yung ano, Evelyn. Yan, Evelyn yung dito. So dito maliliit kasi ano, huli na tong na transplant. Ito yung kasabay nila na nasa foam, horticulture foam. Ito rin naka horticulture foam to. Ayan, malaki na. So yan po yung update. So yung naso ko na ano, na istrosa, ilalagay ko dito. Ayan po. Malaki pa ang kulang ng aking greenhouse, hindi pa sagad ng ano dito. Pagdadagdag na lang unang downspout pagka ano, may budget ulit. So itong Italian crystal na ano, first batch, meron nang ano, nag-order na ka-reserve na 'yan. At saka yung Lulubunda ibili natin, meron tayong ano, pagdi-deliveran 'yan pagka na-harvest 'yan. Ayan. So ngayon magtitimpla na unang ano, master blend. So ito po yung drum na pagtitimplahan ko ng ano, ito ay 200 liters. Dito ako magtitimpla ng ano, master blend. So magtitimbang muna ako. So ito po mga kabukid, ano, kailangan meron tayong proper storage sa ating nutrient solution or yung gamit natin na natsol sa ating hydroponics or greenhouse. So sa akin meron akong ano, nakabox talaga yan lahat. So meron na andito na lahat yung ano, yung master blend for 1838, yung tomato formula, calcium nitrate at magnesium sulfate, yung iron. Meron na akong nagawang ano, stock solution ng iron ng master blend. At nandito na yung test kit, pero hindi ko nagagamit yan. So yun, ipsum salt yan. At dito ko tutunawin yung calcium nitrate, tomato formula at saka ipsum salt sa bote na to, tatlong bote. Kailangan separate yan. At gamit ko ay, pag nagtitimbang ako, gamit ko to, timbudo or yung funnel. So ito yung timbangan at dito ko tinitimbang yan. Mamaya papakita ko ano. So itong tatlong bote na to, lalagyan natin ng tubig at doon tayo kukuha sa ano, sa 200 liters na tubig natin. Yeah, kukuha tayo ng tubig diyan. Siguro mga ano lang, mga 1 liter lalagay natin dito para matunaw natin yung ano, yung tatlong ano natin. So, ta. Meron ng tubig yung ano natin, tatlong bote na pagtutunawan natin ng ano, ng master blend, ipsum salt at saka calcium nitrate. So magtitimbang na tayo ngayon. Kunin muna natin. Yan, zero. So nasa 33 grams yung lagayan natin. So ititer natin yan para magiging zero. Ter, yeah. So sa 200 liters na ano, na tubig, kailangan natin sa
Master Blend, ang kailangan natin ay 106. Naka-round up na po ito. Kasi merong ano, 105 yan. Point something. Ni-round up ko na ng 106 grams. So, ito, unahin natin itong 480. Bawat ano, bawat natsul natin, meron niyang sariling kutsara para hindi magkahalo-halo yung ano. Kailangan ko ay 106. Sa lahat po ng ano, ng gustong gumamit ng Master Blend, meron po tayong mabibiling Master Blend dito sa ano, dito sa Mindanao, lalong-lalo na sa Cagayan de Oro. Meron po kay ano, kay Sir Jigs Garcia. Yun po ako nakabili ng Master Blend. Tomato formula at hydroponic formula meron siya. Meron na siyang set na ano, na 1 kilo set at 500 grams na set. Kontakin nyo lang po si Sir Diggs Garcia. Kailangan pagkatapos natin mabuksan yung ano sa plastic yung Master Blend natin, kailangan lagay natin sa malinis at selyado na ano na container o lagayan para hindi mag ano magbumoist kasi yan pagka na expose ano. Oh, yeah. So, ayan o. Tubig rin po. Na naka-stack na to ng ano. Radius na naka-stack to. So, isusunod natin ang Epsom salt or magnesium sulfate. 200 liters na tubig ay 68 grams na Epsom salt. Sunod natin ay calcium nitrate. Ang kailangan natin ng ano, sa 200 liters na tubig, ang calcium nitrate ay 226 grams. Ito po mga kabukid, meron na tayong ano, alugin lang natin hanggang sa ma-dissolve yung solid na ano. Ito mga kabukid, alugin niya lang hanggang sa matunaw lahat ng ano solid. Makikita nyo yan pag ano, meron lapak dito. So, ibig sabihin, hindi pa natunaw lahat. Ito ang ano, matagal na natunaw kung Master Blend tea. So, ayan po. Tunaw na lahat. At ito na ngayon ang ititimpla natin dito sa 200 liters na tubig natin. So ganito po ang magtitimpla pag ano. So kasi ngayon hindi pa ako nakagawa ng ano ng stock solution. So ito muna ang ano procedure ko. So meron na tayong natunaw na Master Blend, Epsom salt at saka calcium nitrate. Uunahin natin itong 418-38. Saka itong Epsom salt at huli na calcium nitrate. Huli natin 'yan. So mix natin yan dito sa drum. Sa isahin natin. Meron tayong ano, DIY na pang mix. Ito yung PVC pipe na blue. Na 1 inch.
Huli natin itong calcium nitrate. Yan po, nahalo na natin lahat ng ano, ng nasa buti kanina na na-dissolve natin na master blend. So nandito na lahat, na mix na ng mabuti. Ngayon, ilalagay ko na tong ano, pinaka drain ng accident na naman sa lahat po ng riders. Ride safe po. May leak pala tong ano po. Ayusin ko to mamaya. So, open na natin tong valve. So, as usual mga kabukid, hindi pa rin ako, ano, hindi na ako gumagamit ng TDS meter at saka pH meter. So yan po, nilalagay ko na sa reservoir. Ganyan lang po ano, pagka nagdagdag ako ng tubig. So tinitimpla ko muna dito, saka ko lalagay dyan. Hindi muna ako naglalagay ng ano, ng iron. Subukan ko muna tong itong first bath, kung okay, hindi, hindi na muna naglalagay. So yung unang lagay ko dito na tubig ay 400 liters hanggang dyan sa ano, merong marka na yan, ah. Yung marka na yan, 400 liters yan. So laki ng binaba, makakapal na yung ugat ng ano ng ating litos. You know, lumalaki na sila. So hindi po gumagamit ng ano ng pH meter, TDS meter. Dito na ako nagmo-monitor sa ano, sa dahon nila. Yan, pagka medyo naninilaw, so ibig sabihin yan kulang ng nutrient. So magdadagdag na lang yung ano kailangan. Mga nakikita natin ay okay naman po. Yan po yung yan po, dalawang araw nang makulimlim dito sa amin. Dalawang araw. So ito nga po, at sinubukan kong ano, walang nitseed yung growing area ko at ayos naman. Walang nitseed, walang electric fan, walang misting po ang setup ko. So, yan, hintayin lang natin na maubos yung tubig sa ano, loob ng drum. Mabilis lang maubos kasi 1 inch yung ano, nilagay ko. Simula elbow, valve, tubo. PVC pipe, 1 inch yan para mabilis mag-drain. Yun, eh, inabot na yung marka. So ibig sabihin 200 liters pala yung ano nabawas within ilang days ba, within 12 days mabilis na ano. Ayan, paubos na yung tubig. Ubus na. At maghintayin lang ulit tayo ng ngailang araw bago magdagdag ulit. Pagka lumaki na to dito, malakas na yan,
malakas nang mag-consume ng tubig, lalo pagka na tanim na ulun. Lagyan na yan ng litos at mga ganito na sila, lalakas na ng ano, malakas na sumipsip ng tubig. Yan, ubos na yung isang drum. So yan po ang gulay ng ating tubig na may naksol. Meron ng nakahalo na ano yan, master blend. So malinis yung reservoir natin dahil meron tayong nilagay na filter doon, yung eco bag. Mamaya papalitan natin yan. Papalitan natin yung ginawa natin filter na ano, eco bag. Lilinisan natin yan at papalitan ng isa pang ano. So yan po mga kabukid, ang vlog natin ngayon, ang pagdagdag ko ng tubig sa aking reservoir at update sa aking greenhouse. So medyo marami-rami pang kulang, at pag lumaki na to, so mapupuno na yon, ang ano, susunod na maisusuko dito ko ilagay. So ito ang istrosa ko ay 3 days after sowing, so nag full strength po ako. To full strength na tong nutsol na to, galing to sa ano, sa reservoir ang tubig nito, full strength at direct sunlight na. So itong sobra na ano, tatransplant ko to, lalagay doon sa ano, kulang, sayang yan. So yan po mga kabukid, ang vlog natin ngayon, ang pagdagdag ng tubig sa aking reservoir gamit ang master blend. So ingat and God bless mga kabukid. Bye bye, see you next vlog.